Jose Rizal, ang pambansang bayaning Pilipinas, isinilang sa gabing maliwanagang buwan noong Miyerkules, Hunyo 19, 1861, sa baybaying bayan ng Calamba, Laguna. Si Rizal ay pampito sa 11 magkakapatid na sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad, at Soledad. Ang unang alaala ni Rizal sa kanyang kamusmusan ay ang masasayang araw niya sa hardin ng kanilang tahanan nang siya ay 3 taong gulang. Ang kanyang mga magulang ay edukado at mula sa kilalang pamilya. Doña Teodora Alonso Realonda, isinilang sa Maynila noong Nobyembre 8, 1826 at nakapag-aral sa Kolehiyong Santa Rosa, isang kilalang kolehiyo para sa kababaihan sa lungsod. Kahanga-hanga siyang babae, mabinikong kumilos, may talino sa panitikan, negosyo at katatagan ng isang babaeng Esparta. Don Francisco Mercado Rizal, isinilang sa Binyan, Laguna noong Mayo 11, 1818. Nag-aral siyang Latin at Pilosopiya sa Kolehiyong San Jose sa Maynila. Noong bata pa, pagkaraang mamatay ng mga magulang, lumipat siya sa Calamba at naging kasama ng magsasaka sa asyendang pag-aaring mga Dominiko. Sa tala ng kanyang buhay, tinawag ni Rizal ang kanyang ama na huwara ng mga ama. Ang unang guro ni Rizal ay ang kanyang ina, nakatangi-tangi dahil sa kanyang magandang ugali at mabining pagkilos. Sa kanyang kandungan sa edad na 3, natutunan niya ang alpabeto at magdasal. Bilang guro, si Doña Teodora ay pasensyosa, tapat at maunawain. Siya ang unang nakakita ng talino ng anak sa pagkakatha ng tula. Habang siya ay nag-aaral sa pagbabasa at pagsusulat, kinakitaan si Rizal na isang magaling na artista. Sa edad na 8, isinulat ni Rizal ang una niyang tulang isinulat sa katutubong wika at pinamagatang Sa Aking Mga Kababata, na ipinakikita ang pagiging makabayan. Habang lumalaki si Jose, umupa ang kanyang magulang na gurong magturo sa kanya. Ang una ay si Maestro Celestino at ang pangalawa ay si Maestro Lucas Padua. Kinalaunan, isang matandang lalaki, si Leon Mendroy, na dating kaklase ng kanyang ama, ang naging guro ni Rizal. Ang matandang guro ay nanirahan sa tahanan ni Rizal at tinuruan si Jose ng Espanyol at Latin. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanyang buhay. Namatay siya pagkaraan ng 5 buwan at pagkamatay ni Monroy, nagpa siya ang mga magulang niya ipadala siya sa isang pribadong paaralan sa Binyan. Ang kanyang tiyo Manuel, na mahilig sa palakasan, ang humikayat sa kanya na magpalakas at magpalaki ng katawan sa pamamagitan ng physical na ehersisyo, pangangabayo, paglalakad at pakipagbuno. Tio Gregorio, ang humikayat sa kanya sa pagbabasa ng magagandang aklat at itinimo kay Rizal ang pagmamahal sa edukasyon. Nagturo na mag-isip para sa sarili, mag-aral ng mabuti at magkaroon ng pagsisikap sa gawain. Noong Pebrero 17, 1872,
ang tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinta Zamora o mas kilala sa bansag na Gumburza. Binitay sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan na wala man lamang abogado noong taong ito ng mga Kastila. Sa mga paratang ng pagpapatalsik ng pamahalaan na nagdulot ng pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Nag-iwan ang kanilang pagkabitay ng mabait na damdamin at nagbigay lakas sa mga maraming Pilipino na magkaroon ng reforma sa pamamahala sa sariling bayan, lalo na kay Rizal, kung saan inialay niya ang kanyang nobela El Filibusterismo para magsilbing alaala sa tatlong paring ito. Taong 1871, dinakip si Doña Teodora Alonso dahil sa akusasyong panlalason at ikinulong sa Santa Cruz na mahigit 20 years. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Laguna, nagpasya ang kanyang pamilya na paaralin siya sa Maynila, kaya kumuha siya ng pagsusulit sa Kolehiyo de San Juan Letran at lumipat sa Ateneo Municipal de Manila. Ngunit siya ay hindi tinanggap sa kadahilanan siya ay nahuli, sakitin at kulang sa timbang. Pero sa tulong ni Padre Serex Burgos, siya ay nakapasok sa Ateneo. Segunda Katigpak, unang pag-ibig ni Rizal. Ang dalagitang Tagalipa, Batangas, nakilala ni Rizal ang dalagang ito sa Troso, Maynila, sa bahay ng kanyang lola noong buwan ng Disyembre 1877. Inilarawan ni Rizal si Segunda na may mahabang buhok, malarosas na kutis na may kasamang nakatutok sa ngiti, magagandang ngipin at may kilos na malanib pa. Unang pagtatagpo nila ay nahilingan ni Rizal na iguhit ang kanyang larawan ni Segunda na kanya namang pinaunlakan at doon nagsimula ng kanilang matamis na pag-iibigan. Taong 1877, nakamit ni Rizal ang kanyang bachelier sa Artes mula sa Ateneo Municipal de Manila. Nobyembre 3, 1882, pumasok si Rizal sa Universidad Central de Madrid sa Spain at ipinagpatuloy ang filosofiya at letras sa medisina. Sinimulang isulatin ni Dr. Jose P. Rizal ang mga unang bahagi ng Noli Me Tangere noong 1884 sa Madrid at sa Berlin. Natapos ni Rizal ang huling bahagi ng nobela taong 1887. Sa kanyang paglalakbay sa Europa, Amerika at Asia, marunong si Rizal ang 22 wika at wikain. Si Rizal, nag-aral ng medisina at nag-focus sa ophthalmolohiya, naglingkod bilang katulong sa klinika ni Dr. Otto Becker na isang kilalang espesyalista sa mata sa Aleman. Matapos ang kanyang pag-aaral, ang kanyang ina ang naging unang pasyente dahilan bakit nag-aral siya ng kursong ophthalmolohiya.
Josephine Bracken, huling pag-ibig ni Rizal. Inilarawin ni Rizal si Bracken bilang isang babaeng Irish, may gintong buhok, asul na mata, at simpleng manamit pero elegante, kung saan dito'y nahulog ang loob ni Rizal. Nagkakilala si Rizal at si Josephine Bracken nang ipagamot ni Bracken si Taufer kay Rizal sa dapitan. Doon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Sa katunayan, sumulat si Rizal sa kanyang ina at humingi ng permiso para sa kanilang dalawa na sila'y magpakasal. Ngunit ang kanyang mga kapatid ay tutol sa kadahilanang si Josephine ay isa daw umanong espiya. Mula sa iba't ibang akusasyon sa kanilang pag-iibigan, pagkalipas ng ilang buwan, nagpa siya ang dalawa na magpakasal ngunit tinanggihan ito ni Padre Obak. Kaya't sila'y naghawak kamay at ikinasal ang kanilang sarili. (1892–1896) Taong ipinatapon si Rizal sa Dapitan, probinsya ng Zamboanga. Ito ay dahil sa paglaban niya sa relihiyon at gobyernong Kastila. Nakilala niya si Padre Obak sa kanyang unang araw sa Dapitan. Habang si Rizal ay nasa Dapitan, ginamit niya ang panahon sa pagtuturo sa mga kabataan. Tinuruan niya ang mga ito na mga aralin sa wika, heograpiya, kasaysayan, matematika, gawaing industriyal at iba pa. Nagpatayo rin si Rizal ng isang sistema ng patubig sa Dapitan upang magkaroon ng malinis na tubig sa bawat bahay ng Dapitan. Dumating ang 3 ng Nobyembre 1896 kung saan ikinulong si Rizal sa Fort Santiago. Nagsimula ang paglilitis kay Rizal noong Disyembre 26, 1896 at sa nasabi ding araw ay nagpa siya ang hukuman na bitayin si Rizal sa pamamagitan ng pagbaril. Ang pagsamo ni Rizal ay hindi na pinakinggan ng hukom dahil may pinanigan na silang desisyon. Noong Disyembre 28, 1896, nilagdaan ni Gobernador General Camilo Bolaviera ang kautusan ng pagbaril kay Jose Rizal. Ang paghagil sa kanya ng kamatayan ay nagdulot ng isang pagbabago sa kanya. Marami ang nag-alsa at pinas mula sa ating lugar sa Pilipinas. Dumating ang huling araw ni Rizal, Disyembre 30, 1896. Inilabas na siya sa Fort Santiago. Isang taong nagpakita sa atin na ang pagmamahal sa bansa ay nagdadala ng kapatid sa
sa higit na nakakarami.
Thank you.